province of Romlong. Ito po yung aming mga ginagawa ng ating pong mga farmers. Ayan po, nakukultivate na po ng lupa at nililinis na po yung lupa at pwede na siyang mataniman ng palay. So dito po sa amin kapag ganitong season na kapag tagulan na ay ito na po yung mga ginagawa. Nag-aayos na po ng kanilang mga lupa at sila po ay prepare na para mataniman ng palay. So paano po ma-prepare yung kanilang mga lupain na pagtataman ng palay? So ipapakita ko po yung kanilang mga pagproseso. So ayan na guys ang Buhay Provincia, na kung saan talaga ay ganito ang ginagawa ng mga tao kapag malapit ng magtaniman ng palay. So yan po, ginagamitan po ng makinarya. Ang tawag yan ay yung hand tractor. Yan, pinapaikot-ikot at sinusuyod hanggang sa pumutik yung lupa. Ayan, nasya. Ganyan ang paggawa. Para pag naayos na kasi yan, pag yan ay nalinis na mabuti na at yan ay wala ka na makikita ang mga damo dyan sa lupa na ginagawa na piyatrabaho na maghahan traktor, yan ay pwede nang mataniman ng palay. So kailangan meron ka ng binhing palay at nakatambay na para yan ay pwede na siyang mataniman. So ayan guys. So ayan guys, ang ginagawa lang dyan ay paikot-ikot hanggang sa madurog yung lupa, hanggang sa wala ka nang makitang mga damo. Ayan, so ganyan ang Buhay Provincia dito sa amin na pagtatanim ng palay. Ang pagtatanim kasi ng palay ay isa sa mga napaka-importanting gawain para ang tao ay mabuhay. So kung wala tayong mga lupain, ay paano tayo makaka-produce ng mga bigas kapag wala tayong lupain na katulad ito. Ayan guys. Ayan. Makikita nyo dito sa parting ito, ayan oh. Makikita nyo sa parting ito, itong dito banda, hindi pa yan nadaanan ng contractor na pinapakita ko sa inyo kanina, hindi pa yan nadadaanan. So ayan, hindi pa siya nadadaanan. Ayan o, madamo pa siya. At saka yung kanyang mga lupa ay nakabuhaghag pa. Buhaghag pa siya. So kulay ng kabila, yung kabila na yon ay ayusin pa. Padadaanan pa yan hanggang sa talaga mapino na talaga at wala ka na makitang damo na natumutubo. So ayan guys. Ang paglilinis dyan sa kahon na yan, kinakailangan, ang pinaka-importante kasi dyan, yung pinakagilid. Dapat kayuring mabuti yung pinakagilid para wala kang makitang damo, kasi yun ang napaka-importante, yung gilid nyan. Dyan kasi tumutubo lagi yung damo eh, sa may pilapil na yan. So yung may pilapil na yan, tiyatawag namin doon, yung may damo na yon na nakagulit na yung damo na pagano'n, ang tawag namin dyan ay pilapil. So kinakailangan yung pinakagilid niya ay talagang madaanan talaga ng gulong, makayod siya para yung damo na naka-usli doon o yung tumutubo doon ay talagang lumubog sa lupa. Ayan, kasi kadalasan kasi na sa pagtubo ng damo ay dyan talaga tumutubo yung damo sa pinakagilid niya. Ayan, sa ating palay. So hindi magandang tingnan kapag yung mga gilid ng pilapil ay madamo.
at lalong-lalo na pagka meron ng tanim na palay. Kasi yun ang isa sa mga dahilan kaya mahina yung ating nakukuhang ani sa ating palayan. Yan. So yan guys, makikita ninyo, tamo, halos wala na tayong makikita ang mga damo kasi nadaanan na ng traktor. Yung gulong kasi niyan, yung talaga ang nagpapalubog doon sa mga damo na kinakayod naman ng suyod. So ayan. So ayan guys, ang Buhay Probinsya na kung saan talaga dito sa amin ay talagang kahit na yung aming mga kinakain ditong palay o bigas ay talagang galing dyan sa lupain na yan. Talagang hindi ka magugutom kapag ka meron kayong mga taniman na ganito. Talagang napaka swerte na meron ganitong mga taniman dahil hindi ka nabibili pa ng iyong bigas na gagamitin sa pang-araw-araw na pagkain mo. So ayan guys. Although na yung ating mga naghahang traktor, yan talaga ay babad sa init o kaya sa ulan. Kahit na umuulan yan ay diretso-diretso pa rin yan ang paghahang traktor na ganyan. Sabi natin na talagang wala siyang kapalit, sinusulo lang talaga niya yung paghahang traktor. Mahirap din yan ha, kasi mapagod at yung hingal, ihingaling ganyan kasunod doon sa hand traktor na sinusundan mo. Pero kung nag-iisa ka lang ay talagang mahirap pagka ikaw ay nagsusulo lang. Dapat yan ay talagang meron kang kapartner, makapagpahinga ka, may 1 hour ka na diretso-diretso ang trabaho mo, tapos pahinga ka, magpapahinga ka, ayan, magpapahinga ka kung may kapalit ka. Dapat talaga dyan ay dalawa sila para meron siyang kapalit. So ayan guys.
So ayan guys, mga sa ating mga mahilig sa mga bukirin, ano po ang inyong may bibigay na mga mensahe o technique sa pag tatanim ng palay? Ano po ang magandang mga variety ng palay at ano ang mga fertilizer ang gagamitin natin sa pagtatanim ng palay para mas madami yung magiging ani natin? So sa ating pong mga farmers na makakapanood po ng video nito, magbigay po kayo ng mga ideya o para mapabuti po yung ani na ginagawa po dito sa amin lugar. Ano po ang mga fertilizer na gagamitin at mga pesticide na gagamitin natin sa mga pagtatanim po ng palay para mapadami po yung ani natin? So ayan guys, yung isang kahon na maliit ay malapit nang matapos. So ayan, lang ay pag-cultivate ng lupa, mga skills man. Ipapakita ko rin po sa inyo kung paano po yung pagtatanim naman ng palay pagkatapos po nito na maayos na, may piso ng maayos, malinis na yung taniman ng palay. Ganyan guys, pagka yan ay pinaikot-ikot para talagang mapinis na mabuti yan, babalikan uli yung mga napagaan traktor para pinisin naman yan na mabuti. Yung makita kang wala ng mga malalim kung saan. So ayan guys. Ayan guys, malapit nang matapos na pwede na siyang mataniman ng palay. Ayan o, wala ka nang makita ang mga damo. Ayan, pag wala ka nang makita ang damo, nakatulad yan, ayan, pinong-pino na yung pinakalupa, ayan, pwede na siyang mataniman ng palay. O meron ng pambinhi, ay pwede na siyang mataniman. So ayan, talagang nililinis na mabuti ng ating nagahan traktor yung lupa para sa preparation na para matanim na siya ng binhing palay. So guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at magbigay po kayo ng mga komento kung ano po ang mabuting gawin natin na yung ating pong pagtatanim po ng palay ay maganda po yung ani. Kasi alam natin dito po sa amin sa probinsya ay talagang know-how pa tayo sa mga ganitong mga gawain. Kaya kami po ay humingi sa inyo na ng advice na kung ano pong mga magaganda pang mga fertilizer ang gawin natin para yung ani po ay talagang maganda po yung pagkakaani niya. So ayan guys. So itong kabuuan na ito, nakikita nyo, ito hanggang doon sa may taong naglalakad. Kasi yung kabila na yun, iba na yung mayari. Hanggang dyan, papunta doon, ayan, yan. Yan po ay mga 0.6 hectares lang po yan, 0.6. So ilang kayang kaban po ang maani po niyan kapag kayan po ay nataniman na ng palay? Kapag maghaharbisa tayo, ilan po kayang
Yung 0.6 po ilang po kayang kabans na palay po ang maani natin dyan. So ayan guys. So huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aming channel, Let's Kill Spam TV. Patuloy po kayo mag-comment at magbigay po kayo ng mga ideya para po ay kami ay matuto po dito sa aming paggawa po ng pagkadalain po ng palay. So ganyan nga lang guys. So ayan. Oh. Oh.